Naisip mo na ba kung bakit ganoon na lamang kahalaga ang papel ng Pilipinas para sa Israel? Sa tingin ko, hindi pa. Sapagkat hindi mo kaagad maiisip ito. Kapag iniisip mo ang tungkol sa mga internasyonal na relasyon, ngunit ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansang ito na pinaghihiwalay ng libo-libong milya ay hindi lamang nakakaakit. Subalit malalim din ang pagkakaugat sa kasaysayan, ang Pilipinas at Israel. Dalawang bansang may magkakaibang kultura at kasaysayan ay nagbabahagi ng kakaibang relasyon na nabuo sa loob ng mga dekada. Ito ay isang koneksyon na umaabot pabalik sa magulong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig nang buksan ng Pilipinas ang mga kamay nito sa ilalim ni Pangulong Manuel Quezon sa mga Hudyo na refugee na tumataka sa mga kakilakilabot ng Holocaust. Ang pagkilos na ito ng sangkatauhan at katapangan ay nagpatibay ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na lamang lumakas sa paglipas ng mga taon. Ngayon, ang relasyong ito ay namumulaklak sa isang multifaceted na partnership na sumasaklaw sa maraming lugar, mula sa kalakalan at turismo hanggang sa depensa at diplomasya. Ito ay isang pagbuklod na hindi lamang tungkol sa politika o ekonomiya, ngunit tungkol sa mga mamamayan, tungkol sa mga ibinahaging halaga at tungkol sa paggalang sa isa't isa at paghanga. At gayunpaman, ang nakakaintriga na relasyon na ito ay madalas na hindi pinapansin, kahit na sa mga taong bihasa sa internasyonal na relasyon. Kaya bakit pinahahalagahan ng Israel ang relasyon nito sa Pilipinas? Kung bakit napaka-espesyal ng ugnayan na ito? At kung paano ito umunlad sa paglipas ng panahon? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay malayo sa simple at hinihiling nila sa atin na suriin ang mga talaan ng kasaysayan upang galugarin ang mga cultural nuances at maunawaan ang geopolitical mga katotohanan na humuhubog sa relasyong ito. Ito ay isang paglalakbay na kaakit-akit at nagbibigay liwanag at nag-aalok sa atin ng kakaibang pananaw kung paanong ang mga bansa, kahit gaano pa kalaki ang pagkakaiba, ay maaaring magsama-sama sa diwa ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Kaya handa ka bang magsimula sa paglalakbay na ito? Sabi ka bang malaman ang lalim ng relasyong ito at maunawaan kung bakit napakahalaga ng Pilipinas sa Israel? Ang historical connection, ang Pilipinas ay ang tanging bansang Asyano na bumoto para sa partisyon ng Palestine noong 1947. Oo, totoo, ang mahalagang pangyayaring ito sa kasaysayan ay madalas na natatabunan. Ngunit ang kahahalagahan nito ay hindi maaaring maliitin. Ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang United Nations, ay isang bagong tatag na kinatawan na may katungkulan sa pagpapanatili ng pandaigdigang kapayapaan at siguridad. Kabilang sa mga isyong kinakaharap ay ang usapin ng Palestine, isang lupain na inaangkin ng mga Hudyo at Arabo. Ang UN ay nagmungkahi ng plano na hatiin ang Palestine sa dalawang malayang estado, isang Hudyo at isang Arabo. Sa kritikal na sandaling ito, ang Pilipinas ay sumulong at ito lamang ang nag-iisang Asian nation na bumuto pabor sa partition plan. Ito ay isang matapang na lumang hakbang kung isa sa alang-alang ang geopolitical na klima. Noong panahong karamihan sa mga bansa sa Asia ay nag-abstain o bumuto laban sa panukala. Nahigit sa lahat ay dahil sa kanilang relasyon sa mga Arab nations. Ngunit pinili ng Pilipinas sa pamumuno ng nooy Pangulong Manuel Rojas na suportahan ang pagtatatag ng isang Jewish state. Ang desisyon ni Rojas ay hindi lang pampolitika, kundi malalim na personal. Naantig si Rojas sa kalagayan ng mga Hudyo, partikular na ang mga nakaligtas sa Holocaust. Nakita niya sa kanila ang espiritu ng katatagan at determinasyon na sumasailalim sa pakikibaka ng kanyang sariling bansa para sa kalayaan. Ang buto ng Pilipinas ay higit pa kaysa sa isang marka lamang sa isang baluta.
Ito ay isang pahayag ng suporta, isang beacon of hope, a lifeline na ipinaabot sa mga taong lubhang nangangailangan ng isang homeland at nagkaroon ito ng malalim na epekto. Ang plano ng partisyon ng UN ay inaprubahan ng isang maliit na mayorya na naghahanda ng daan para sa pagtatatag ng Estado ng Israel. Isipin mo na lamang, kung wala ang maliit na islang bansang ito, ay maaaring wala ang Israel. Gaya ng alam natin ngayon, ang buto ng Pilipinas noong 1947 ay isang patunay sa kanyang pangako sa katarungan at mga halaga ng dignidad ng tao na patuloy na tukuyin ang kaugnayan nito sa Israel. Ito ay isang kwento ng pagkakaisa ng paninindigan para sa kung ano ang tama, kahit na hindi ito ang popular na pagpipilian. At ito ay isang kwento na karapat-dapat na matandaan kailanman maisip. Kasalukuyang relasyon, kung paano umunlad ang makasaysayang koneksyon na ito sa kasalukuyang mga relasyon. Sumisid tayo sa kasalukuyang ugnayang pang-ekonomiya at kultura sa pagitan ng Pilipinas at Israel sa larangang pampolitika. Ang dalawang bansang ito ay nag-aalaga ng isang matatag at patuloy na umuunlad na relasyon na ang Pilipinas ay isa sa ilang mga bansa sa Asya na nagtatag ng ganap na diplomatikong relasyon sa Israel ay may kakaibang posisyon. Ang ugnayan na ito ay humantong sa maraming opisyal na pagbisita at mga kasunduan sa kooperatiba na nagpapatibay sa kanilang mga ugnayang pampolitika sa ekonomiya. Ang Pilipinas ay pangunahing mga kasosyo sa kalakalan na may malaking halaga ng mga kalakal at serbisyo na dumadaloy sa pagitan ng dalawang bansa. Ang teknolohikal na kahusayan ng Israel, partikular sa agrikultura at pamamahala ng tubig, ay lubos na hinahangad sa Pilipinas. Bilang kapalit, ang Pilipinas ay nag-aalok ng isang malaking merkado para sa mga produkto ng Israel at teknolohiya. Pagkatapos ay mayroong cultural exchange. Libo-libong manggagawang Pilipino ang naninirahan sa Israel ay nag-aambag sa ekonomiya at lipunan nito habang nagpapadala rin ng mga remittance pauwi. Ang mga manggagawang ito ay bumuo ng isang tulay ng tao sa pagitan ng dalawang kultura. Pagpapaunlad ng pagkakaunawaan at paggalang sa isa't isa na huwag kalimutan. Ang turismo ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa relasyon na ito. Taon-taon, libo-libong mga Pilipino ang bumibisita sa Israel para sa relihiyosong paglalakbay, at gayon din ang mga Israeli ay bumibisita sa Pilipinas para sa malinis nitong mga dalampasigan at makulay na kultura. Bukod pa rito, ay mayroong aspeto ng ibinahaging pagpapahalaga, kapwa pinahahalagahan ng mga bansa, ang demokrasya, kalayaan at karapatang pantao. Ang mga ibinahaging mithiin na ito ay bumubuo sa bedrock ng kanilang relasyon at gumaganap ng isang makabuluhang bahagi sa kanilang patuloy na alyansa. At hindi lamang ito, sa pambansang antas, sa individual na antas, mayroong maraming mga Israeli at Pilipino. Personal na ugnayan ang mga pagkakaibigan at intermarriages na nagbubuklod sa dalawang kultura sa pinakamaraming paraan na talagang nakakatuwang makita kung paano patuloy na nagkaroon ng matinding epekto ngayon ang mga ugnayang nabuo ilang dekada na ang nakalipas. Sa wakas, ay may potensyal para sa mas mataas ng pakikipagtulungan sa politika habang ang geopolitical landscape ay nagbabago sa dalawang bansang ito na nakatali sa iisang kasaysayan at paggalang sa isa't isa, ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng mga patakarang panrelihiyon at pandaigdig na ang kanilang magkasanib na boses ay maaaring umalingaungaw sa mga international forum na nakakaimpluwensya sa mga desisyon at hindi nakakaapekto ang kanilang mga bansa lamang. Ngunit ang mundo ay hinaharap talagang mukhang may pag-asa para sa dalawang bansang ito. Hindi mo ba naisip na ang kanilang pinagsamang nakaraan ay nakabuo ng isang matibay na pundasyon? At ngayon, ang mga posibilidad para sa hinaharap ay tila walang hangganan habang patuloy nating pinapanood ang kanilang paglalakbay na nagbubukas ng isang bagay na sigurado.
Ang ugnayan sa pagitan ng Israel at Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pag-survive, kundi pag-unlad sa nagbabagong mundo. Ang konklusyon, napukaw natin ang iyong pag-uusisa tungkol sa kahalagahan ng Pilipinas sa Israel. Natuklasan ko ng malalim ang kaakit-akit na paksang ito at malinaw na ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansang ito ay makabuluhan at multifaceted. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at mag-komento na rin kung ano sa inyong palagay. Ang historical na ugnayan ba ng Israel at Pilipinas at kasalukuyang pagkakaibigan ay mag-o-joke ba sa Israel upang ipagtanggol at tulungan ang Pilipinas laban sa anumang bansa na gustong manakop sa teritoryo ng Pinoy? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong madinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.